So bago po yan, good morning po sa lahat and happy Lord's Day. Gising na po ba lahat? Happy Lord's Day po. Yeah, so this is 25th, tama po ba? Deacon? 26th. Okay, 26th Lord's Day or 26th Sunday of this year, 2023. So bago natin simulahan yung ating devotional, may I invite you to prayer. Let us pray. Aming Ama, maraming salamat po sa umagang ito. Dinadakila ka namin at pinupuri ka namin sa mga oras na ito at sa aming pagsisimula sa aming pananambahan sa inyo, Panginoon. Aming dalangin na patuloy mong lingapin ang bawat isa, yung mga papunta pa lamang, ingatan mo po ang bawat miyembro ng iglesyang ito. Gayun din po sila Pas at sila Deacon Rico na papunta sa kanilang pagbibisitahan sa Valenzuela, Panginoon. At sa oras na ito, Panginoon, sa aming pagdi-devotion, sa aming pagtalakay ng aming devotion, aming dalangan, hihanda mo ang bawat puso ng bawat isa na makinig at patuloy na mabago ng iyong salita. Magpasakop kami sa inyong katotohanan, Panginoon, at hanggang sa pagkatapos at sa mga gagawin pa naming mga gawain ngayong ngayong araw na ito. Salamat po, Panginoon, at binabalik po namin sa inyo ang kapurian sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So, yan. Last week, sana ako dapat yung devotion, no? And pinamagatan ito na avoid and abide. So, ngayon, i-discuss ko sa inyo yung ating devotion na makikita natin sa 1 John chapter 2, verse 15 to 17. So, babasahin ko na lang sa ESB. Ito po ang salita ng Diyos. Do not love the world or the things in the world. If anyone loves the world, and the love of the Father is not in him. For all that is in the world, desires of the flesh, and the desires of the pride of life. It is not from the Father, but it is from the world. And the world is passing away along with its desire, but whoever does the will of God abides forever. Papurihin po ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Ang 1 John, obviously, isinulat ni John, isa sa mga apostle o disciple ni Jesus Christ, nung siya ay nasa part ng Asia Minor sa Ephesus, to oversight and to help the Christian and yung mga brethren sa iba't ibang mga churches. Ito isinulat ni John upang i-emphasize yung kabuuan ng pagliligtas ni Kristo sa kanilang sa atin bilang yung mga tinubos niya. So alam ni John, the writer John knows yung kalagayan ng bawat miyembro o mga kapatid sa iba't ibang mga localities na meron silang mga hinaharap na mga suliranin. Lalo na sa Ephesus na karamihan doon ay mga hintil at karamihan doon ay napamumunuan ng imperyo ng Romano. So dito, dalawang bagay na makikita natin o sa pagdating sa sangkatauhan, in humanity, there are two distinct people or person na mapapansin natin with regards sa pagmamahal. So, parang ano tayo ngayon, no? Parang love month, no? Pero ito yung ano, yung nakikita natin dito. In humanity, there are two distinct people or person with regards to love. And that is, una, love the world and loving Father. Loving the world, the one who loving the world, and the one who loving God. Loving the perishable things and loving the eternal things.
So makita natin sa verse 15 yung pagmamahal sa mundo, yung sa sistema ng mundo at sa mga carnal things. At yung mga taong nagmamahal sa katotohanan. And loving sin and loving holiness, loving to pursue holiness. Teaching self-love and against teaching selfless love. Sa panahon sa oras na ito, no, sa buwan ngayon, sineselebrate nila yung Pride Month. Maraming mga ideology pagdating sa gender na nagtuturo when it comes sa kanilang identity. Yung iba naman hindi man directly pagdating sa gender perspective o yung katayuan bilang bilang pagkakakilanlan sa kanilang gender. So maraming tinuturo ang mundo na taliwas sa pagsunod kay Kristo, pagsunod sa kabanalan. Kaya yung iba rito, rebellion against pride, rebellion and pride against submission and humility. Ito yung two distinct person. Kaya marami rin na sa panahon natin ngayon, yung pride o yung pagkakakilanlan o yung gender identity ay ginawa ng authority or rights pagdating sa community, na which is against sa Bible or sa truth. While ang Bible ay tinuturo ang pagsasubmit sa maraming bagay. So sa family family pa lang, yung structural ng family na nakalagay na doon, from father, from the mother, or husband and wife, from children, from parents, no? Nakita natin yung order ng submission patungkol din sa pagsunod. So si God put his order sa mga bagay noon, pati rin sa government, no? May mga leaders, may mga nasasakupan na kailangan sumunod. And yung humility na sa ating pagsunod, may kalakip na pagpapakumbaba at pagpapakababa na katulad na ginawa ni Kristo. Self-made God against knowing true God. These are the two distinct persons, no? Ito yung mga characteristic na sinasabi ko sa inyo. The self-made God against knowing true God. Marami rin mga denominations ngayon, o marami rin mga tao na they don't believe God because mas pinaniniwalaan nila yung knowledge o yung kanilang intelligence. Kaya maraming nagre-raise na mga atheism, 'di ba? Maraming nagre-raise na false god or cult dahil nga dito sa self-made god. Sa kanilang mga ideya, nagagamit ito or na-abuse pagdating sa pagtingin sa Diyos. Na kung saan, kung ano ang tingin sa Diyos ay laging beneficial. Or sa atin bilang sa panahon natin, it's a danger to see God na puro benefits lang, no? Na walang suffering. Against the knowing true God, na they are willing to know the truth,
It is a sharper than edged double-edged sword na kaya nating tanggapin or kaya ng isang individual na lunukin yung ganun kasakit na katotohanan. So, marami rin na nakikita na hindi natin pwedeng sabihin 'yan kasi masasaktan siya. Love lang tayo, love, no? Pero that's the two perspective when it comes to love. Love na nag-a-adjust o love na there's a love na which is may pinagbabasihan na justice at katuwiran, righteousness. The short-term perspective against the long-term perspective. Yung pamumuhay ng mga karnal o yung pananaghili o yung mga pagiging indulge sa mga temporal na bagay, this is a short-term perspective. Kaya nga sinabi ni John doon sa verse 17 that the world is passing away. Ang mundo ay pabulok ng pabulok hanggang sa tuluyan itong mawasak. Against the long-term perspective on the one or which is the one who look into the eternal things na he or she put their hope in the eternal things. Kaya isinulat ito ni Paul dahil alam ni Paul, noong writer, na ang totoong pag-asa is hindi matatagpuan sa mundo. Pero ito yung sinasabi rito, but remaining in the Word of God that leads us to His promise is eternal. So, avoid and abide, binigay ni John sa mga taga, isinulat niya to spread in the Asia Minor para matulungan ang bawat isa to remind every Christians na not to love the world. Kaya sinabi niya rin yun sa Roma, na may parallel na sinabi ni Paul sa Romans 12:1. Do not conform in the pattern of this world, di ba? But renewing in our mind. Ang sinabi niya rito, do not love the world or the things in the world. Kaya to emphasize to avoid which is to stay away or iwasan, layuan, o negatively wag, no? Negatively commanded na wag gawin or wag natin i-exercise, no? Kaya naisulat ito dahil this is the two distinct persons nasa sangkatauhan. And pangalawa is to abide. Kung mapapansin natin in this chapter 2 sa sulat ni John, it is stated 10 times sa the word abide is stated 10 times dun sa chapter 2. This is to emphasize the manner or the terms of salvation. The word abide is a manner of walking with Christ. Ito ay ito ay sinasabi, ito ay isang manner ng isang Kristiyano sa kanyang paglakad kay Kristo. So, to emphasize the terms of salvation, ito ay isang evident ng isang Kristiyano o isang ligtas na tao na nag-a-abide o na makikita o magiging trademark ng isang Kristiyano na meron siyang kaligtasan. It is an obedience
in the Christian's pattern, meron ng binigay na pattern ang Diyos when it comes to pursuing holiness. So nakalagay doon when it comes sa pursuing holiness, nakalatag doon yung pagsunod, yung pagre-remain o yung pag-abide sa salita niya. Kaya yun yung pinopoint out ni John dito sa passage na to. And those who claim to be a Christian ought to live as he did. Sinabi niya rin yun sa John 6:36. Kung tayo ay pinananahanan ng banal na espiritu, tayo mamumuhay o tayo ay dapat na namumuhay na may kabanalan. Kung tayo ay naninindigan na tayo ay pinananahanan ng banal na espiritu, tayo ay mayroong pagsunod at may pananatili sa kanyang salita. Kaya therefore, in our conclusion, ang isang tao ay ma-identify sa kanyang pagmamahal base sa kanyang paglakad. Siya ay makikilala kung anong pagmamahal o anong klaseng pagmamahal in the two distinct persons pagdating sa love, kung paano siya nagmamahal. So, ang challenge sa atin bilang mga Kristiyano, anong klaseng pagmamahal ang ibibigay mo ngayon? Anong klaseng pagsunod o anong klaseng pagmamahal ang naipapakita natin sa mundo o sa ating pamumuhay? Is it identify us to the one who loved the world or the one who loves God? So, pwede na po tayo po yung manalangin. Aming Ama, maraming salamat po sa oras na ito to remind us to be holy and to abide in you, Panginoon, manatili sa katotohanan mo. Aming dalangin na sa aming pagbasa, sa aming pagtalakay ng aming devotion, na may maging paalala ito sa amin sa mga susunod pang mga araw, na kami ay patuloy na mamuhay ng sa inyo, na naayon sa inyo. Tulad ng aming pananampalataya na kami ay niligtas mo at kayo ay na ang banal na espiritu mo ay nananatili sa amin. Naway, bigyan mo kami ng kakayahan, Panginoon. Bigyan mo kami, equip us, enabling us, Panginoon, na patuloy kaming makapamuhay, na may kabanalan, magpasakop sa iyong katotohanan, Panginoon, sa iyong salita. Maiwasan namin, Panginoon, yung mga bagay na temporal, Panginoon, mga bagay na mag-identify sa amin na kami ay maging kabilang sa mundong ito. Nakakatakot yun, Panginoon, kaysa kami ay tuyain o i-persecute ng mundong ito o kamuhian kami ng mundo, Panginoon. Mas nakakatakot, Panginoon, na kami ay mahiwalay sa inyo. Kaya sa oras na ito, Panginoon, patuloy mo kaming samahan sa mga gagawin pa namin sa araw na ito. Patuloy mong buksan ang aming isip at puso na patuloy kaming sumunod sa inyo, magpaalala, magpakabanal, Panginoon. Kaya sa oras na ito, pinabalik namin ang aming papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.